Assalamualaikum, this is Trish Galiao. I'm content creator, affiliate marketer, and the founder of Shukran sa Dakajeria. For today's video, ang topic natin ngayon ay yung new update this 2023 ng Ecomobi. Kasi daw nawala yung landing page. Actually, hindi po siya nawala, napalitan lang siya ng term na tinatawag na Pesyo Page. Mahabang video to dahil ginawa kong uncut. Ibig sabihin ay dire-diretso na para mas makita ng iba kung paano nga ba yung step by step na gagawin para naman mas mapadali sa inyo kung paano mag-sign up dito. Sa mga hindi nakakaalam, Ecomobi is an affiliate marketing program wherein pwede tayong kumita via link or kapag meron nag-click dun sa link natin or bumili ng item na pinopromote. Kapag gamit nyo ay PC, i-search nyo lang yung pesyo.eco and kung gumagamit naman kayo ng phone, meron din kayong makikita sa App Store or sa Play Store. Pwede nyong i-download yan. Ito pala yung latest version ng Ecomobi at sa mga nagtataka kung tama ba yung na-download nila dati dahil meron pang isang version, well, same lang naman po sila, sadyang in-enhance lang nila to at binawasan yung bugs. By the way, may makikita kayo sa taas na Ecomobi social selling platform. Mag-subscribe kayo dyan para updated kayo sa latest version na itong Ecomobi natin at dun sa campaigns nila. And mag-sign up lang kayo dito at panoorin nyo yung videos para mas mapadali sa inyo kung ano nga ba yung itsura nito Pesyo Page natin. Kapag click nyo ng sign up, may requirements dyan na kailangan natin i-fill in like sa username, email, password, and so on. At lahat ng yan ay kailangan natin lagyan, lalo na yung referral code. Yes, record po yung referral code natin ngayon and hindi ko alam kung pwede bang wag lagyan kasi sabi ng mga nagko-comment, hindi daw sila makapag-sign up kapag walang nakalagay. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung ilalagay nyo sa referral code. Para secured ang password nyo, make sure na may small letter, capital letter, and number. Sa phone number and sa email naman, dapat verified kayo at talagang active yung email at yung number na gagamitin nyo. Nakadepende yung currency kung saan lugar kayo. Meron sa Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and other country. So since nasa Philippines tayo, dito tayo sa PHP. Balikan natin itong referral code dahil hindi daw makapag-sign up yung iba kapag wala silang nilalagay. So dito po ay meron kayong hihingin sa kaibigan nyo nag-suggest sa inyo na mag-sign up dito sa Ecomobi para ibigay nila yung code nila. Mamaya ibibigay ko sa inyo yung referral code ko para makapag-sign up kayo ng maayos. After that, meron tayong traffic source wherein tinatanong tayo kung ano nga ba yung social media platform natin na may pinakamataas na followers. Ako, madalas kang ginagamit ay YouTube, Facebook, TikTok, and Instagram pero ang pinakamataas kong followers ay sa TikTok. Don't worry kasi wala naman minimum number of followers as long as meron kayong social media platform, okay na yon. So, ilalagay nyo lang kung ilan yung followers nyo. Ako nilagay ko ay 26,200. Tapos ilalagay nyo rin yung account ID nyo or yung username. Kung napanood nyo yung old video ko about Ecomobi, sinabi ko doon na nakadepende si Ecomobi sa number of followers para matawag na call or key opinion leader or yung tinatawag natin na influencer. Kasi minsan nakikipag-collab ang brands at dumedepende sila sa number of followers. So going back dito sa referral code, ito lang yung itatype nyo, I9BAQQI. Ayan po yung referral code ko at maraming salamat kung gagamitin nyo yan para makapag-register kayo or makapag-sign up dito sa Ecomobi. Kaya sa mga nagtanong po before about referral code, eto na po. After natin i-click yung sign up, may makikita tayo na kailangan i-verify yung email address. So, click lang ulit natin yung sign up and then i-try natin kung malalog in na ba. As you can see, hindi pa rin ako mapag-sign in kahit tama yung username ko tsaka password dahil kailangan mo nang i-verify yung Ecomobi ko dun sa mismong email na binigay ko kanina. Kaya katulad ng sinabi ko kanina ay kailangan active yung email address na ilalagay nyo para makapag-sign in kayo dito dahil dun magpapadala ng email sa inyo para sa verification ng Ecomobi. Sabi dito, activate your account, welcome Rashida Kalyao. So, kailangan lang natin i-click yan. Pagkatapos nun ay may makikita tayong activate your account, i-click ulit natin yan. And naglo-load na siya at pili lang kayo dyan sa tatlo kung ano nga ba yung gusto nyo or kung saan nyo nga ba gustong i-open. Ako, Safari yung in-open ko dahil gamit ko ngayon ay iPhone pero sa mga Android, pwede sa Google Chrome or pwede rin ata sa application. I'm not really sure lang. And after that, mapupunta tayo sa account.facio.eco. Mag-login lang tayo dyan. Pagkatapos nun ay ma-activate na yung account natin at mag-proceed na tayo dun sa itsura mismo netong Ecomobi app. And congratulations dahil isa ka ng ganap na affiliate marketer at pwede mo nang simulan yung journey mo dito sa affiliate marketing ng Ecomobi. Kapag open nyo ng Ecomobi app, ganito yung makikita nyo. Ito nga pala yung homepage nila. Meron tayong affiliate, digital product, virtual gift, donation, truth or dare,
brand gift, and even video shoutout. Lahat yan, pwede tayong kumita ng pera dahil nagdagdag sila ng features para mas mapadali yung pagdag ng income natin. Ang ganda na talaga ng Ecomobi ngayon because here are the ways on how to make money using their app. Meron affiliate campaign kapag mag-earn tayo ng pera using Shopee or Lazada links. Meron digital product kapag tayo ay nagpapagawa ng online counseling or professional kayo or nagbebenta kayo ng e-books. Meron naman gift kapag may magpapadala ng stickers sa inyo virtually. Meron din naman tayong donate, magbibigay ng pera sa inyo para mas mapadami or mas mapaganda pa yung pag-promote nyo ng products. May truth or dare, meron maghahamon sa inyo, magcha-challenge sa inyo na gawin ito. Meron din naman brand gift, ito yung vouchers, meron naman invite friends katulad ng referral code, and yung video shoutout kung kayo ay influencer na. Punta naman tayo dito sa mismong account ko. Makikita nyo dyan, isa akong Silver Publisher PH. At hindi ako call kasi kaka-create ko pa lang nung account ko. Kapag i-click nyo yon, may different ranks dito like Supreme, Diamond, Platinum, and so on. Kadepende ang rank sa commission natin per month. And per rank, meron siyang bonus na matatanggap, especially yung mga matataas na like yung Diamond, Platinum, Supreme, ganon. Ang maganda pa dito, may advance payment kapag ikaw ay call na. For example, kapag less than 5,000 pesos, yung commission mo per month ay tatawagin kang Iron Publisher. And kung kumikita na tayo, ay kailangan na natin i-withdraw using our bank account lang. So, proceed tayo dito sa payment info, kailangan natin i-fill in ito. At bawal po ang GCash, Paymaya, or hindi bank account kasi po wala ito sa choices. Double check nyo muna lahat ng details bago nyo i-submit. Make sure na binabasa nyo talagang mabuti kasi dati may nakikita ako, sinubmit nila yung ATM card nila, yun yung pinictura nila, yung harap at saka yung likod. Hindi po yung national ID or passport ID yung isasubmit nyo as a proof na kayo yung may-ari talaga ng ID na yon. Isang ID lang naman yung kailangan, dapat nagmamatch yon sa bank account nyo. So kung hindi nyo bank account yung gagamitin nyo, okay lang kung pang family member nyo, okay lang din, basta tama or talagang sakto yung details na ilalagay nyo, walang mali dapat. Kasi mas matatagalan at mas mahihirapan kayo kung mali yung bank details nyo kasi magtatanong pa ulit kayo dun sa admin, ipapakorrect nyo pa kasi hindi nyo agad-agad makokorrect yun unless iko-contact nyo sila. Dito naman sa postal code, it is also known as zip code or yung area code, pwede nyo i-google yan, depende sa lugar nyo. Sabi naman dito, kailangan nyo ng national identity card or passport. Kung wala kayo ng pareho, any government IDs will do basta may primary ID kayo. Like UMID and postal ID. Yung date of issue, makikita nyo yan sa mismong ID nyo. Hindi nyo na kailangan lagyan yung issue by since hindi naman siya requirement or wala naman red asterisk. Huwag nyo rin kalimutan i-check yun sa personal tax code kung meron na kayo or wala pa. Okay lang naman kung wala kayong TIN, pero sa mga hindi nakakaalam, updated na po sa Ecomobi at meron na tayong tax. Dati kasi wala. Ibig sabihin, sa earnings natin ay magkakaroon na ng tax at mababawasan. Actually, same lang din kay Direct Shopee kasi ganito rin sa kanila, meron bawas talaga. So, let's move forward dito sa bank details. Okay lang naman kung hindi sa inyo or wala pa kayong bank. Basta tama yung details na ilalagay nyo or accurate dun sa binigay nyong ID kanina. Lahat ng details na kailangan ilagay ay makikita nyo mismo dun sa debit card nyo. Except lang dun sa branch. Dun sa branch nakadepende kung saan kayo kumuha ng inyong ATM card. Pero kung sa online naman ang ilalagay nyo ay yung pinaka main branch. For example, dito sa bank name, yung card ko ay Land Bank. Pasensya na po dahil nagkaroon ng typographical error. Makikita nyo, Land Bank yung nilagay ko dyan. Tapos, yun sa branch naman, kung saan ko kinuha mismo. So, since taga Tarlac ako, Tarlac yung ilalagay ko dito. Pero, be specific dun po sa branch. For example, kung meron Land Bank dito sa Gerona, Tarlac. Kung may Land Bank dun sa lugar ko sa Paniki, Tarlac, mga ganun po. Tapos, dito sa upload your national ID card image, please double check po at hindi po natin ilalagay or hindi natin pipicturan yung debit card natin dahil andun po yung CVV number nyo po dyan. Napaka-confidential po ng CVV number at dapat kayo lang yung nakakaalam dahil kapag may nakaalam ng CVV number nyo ay possible maging accessible sa kanila, ma-open nila, ma-withdraw nila, but don't worry, okay lang naman sila dito sa Ecomobi, basta wag nyo lang pinapamigay sa ibang tao yung CVV number nyo kasi yung
yun nga, baka mabawasan, alam naman natin ng tao, hindi natin masabi, di ba? For security purposes lang naman. Yung harap at saka likod ng government ID yung isasubmit nyo. Punta naman tayo dito sa invite friends. Ano nga ba ito? Ito nga pala yung tinatawag na referral wherein pwede tayong kumita or magkakaroon tayo ng bonus dito. Kanina, meron kayong nakitang link para mas madali doon sa kaibigan nyo or kakilala nyo na mag-sign up. And then, ito nga pala yung referral natin kung magkano yung pwede natin kitain, depende kung magkano yung kinita nung nirefer natin. Tapos sa referral achievement naman, makikita nyo dito yung total number ng nirefer nyo, tapos kung magkano yung bonus nyo. And pwede pang tumaas yung bonus kapag meron campaign or challenge kayong sinalihan. And balik homepage tayo para ipakita ko naman sa inyo kung ano nga ba yung purpose nitong Ecomobi. Dahil maraming nabago na dito sa new version nila, punta tayo sa affiliate para naman makapag-generate tayo ng link. Dito nyo makikita yung shops, marketplace, and even websites na pwede nyong ipromote dito sa Ecomobi. Katulad ng shop na Sales Lady, actually, pwede ka rin mag-request dito ng sample since nga affiliate talaga sila kay Ecomobi. And last year, nabigyan ako ng products nila and 4 products yon at ipropromote ko lang through a video. So, nilagay ko siya sa TikTok and naglagay ako ng hashtags pati yung link sa bio ko. 50 to 70 calls lang ang kailangan nila and for sure yung mga pipiliin nila ay yung talaga may malalaking number of followers. Next naman ay pwede natin ipromote yung other e-commerce platforms such as Lazada, Shopee, Watson, Samsung, and many more. Sa kanilang lahat, ang pinakamataas ngayon ay kay Lazada. Kasama na rin sa pwede nyong ipromote or pwede kayong kumita ng pera ay yung mga nasabi ko kanina katulad ng donation. And eto nga pala yung commission rate ni Lazada, ibig sabihin per item iba-iba yung rate. Nakadepende yan sa category kung magkano nga ba yung kikitain natin, like 9.60% kapag sa new customers and kapag naman sa repeat customers or yung bumili na dati using your link ay medyo mas maliit na. Bakit nga ba ganito? Hindi ko rin alam kasi yan talaga yung rules ni Lazada. Wala tayong magagawa dyan kasi nag-drop na rin sila ng rate nila. And lagi lang kayo nag-check nitong campaign detail kasi minsan nagpapalit sila ng commission rate. Nakikita nyo ilang beses dun sila nag-update kaya naman lagi nyong i-double check para hindi kayo malito bakit bumaba yung commission nyo, bakit tumaas yung commission nyo. Pero right now, I highly suggest na i-promote nyo si Lazada compared kay Shopee kasi sila talaga yung pinakamataas na rating ngayon. Hindi na expire yung link dito pero kapag yung cookie period na sinasabi ay kapag nag-click yung si customer today, dapat within 7 days ay binili niya na yung item. So kapag pang 8 day niya binili, ibig sabihin hindi na makakredit sa inyo yung commission. Sa advertising form naman, dito nyo makikita kung saan nga ba kayo pwede mag-promote katulad sa coupon sites, content sites, social media, and hindi kayo pwede mag-promote sa pop traffic. Actually, hindi rin ako familiar sa iba kasi sa social media lang ako nag-promote. Let's go naman kay Shopee since ito yung napakaraming nag-promote and isa na ako doon kasi lagi kong pinipili si Shopee but recently, sobrang baba na nung commission rate nila but still okay naman dahil mabilis din naman akong kumita dito compared dun kay Lazada kasi sa Lazada medyo strict sila. And napakatagal ng validation period nila compared dito kay Shopee. Same lang naman kay Lazada, makikita nyo to sa homepage, tapos sa campaign detail, andyan yung commission rate, yung rules, kung paano nga pa siya ipromote or hindi dapat ipromote, tapos kung saan pwedeng i-advertise. Maganda lang dito, mas matagal yung cookie period niya kapag gagamitan nyo ng website like sa Google Chrome or sa Safari. Kung wari, si customer nyo nag-type ng shopee.ph tapos ginamit niya yung link nyo using a website, then 30 days bago mawala yung sa cookies. Or kung wari, nag-click sila today, within 30 days, dapat makabili na sila ng item nyo. But sa application naman, same lang sila ni Lazada, dapat kapag nag-click sila ng link nyo, within 7 days, nakabili na sila ng item. Pero ang kagandahan dito sa cookie period na to, kahit anong items na binili nila, kahit hindi nyo pinomote, basta kayo yung last click nila sa link, ay sa inyo mapupunta yung commission. O, diba, ang bongga. Kung mapapansin nyo pala sa ilalim, may nakalagay na generate link, i-click nyo lang yon and then pwede kayong mag-copy ng link sa Shopee or sa Lazada, tapos ipipaste nyo lang doon and then i-generate nyo para maging affiliate link. Pwede nyo rin palang ipromote si Samsung and makakatanggap tayo ng 2% commission kapag merong bumili ng item. Other than that, sa marketplace campaign, makikita rin doon yung donation, truth or dare, and yung iba ko pang sinabi sa inyo at pwede tayo mag-request doon para malagay natin sa Paysho page. Para malaman kung meron pa nag-donate sa atin or may nagbigay ng gift, makikita yun sa mismong homepage, scroll nyo lang tapos makikita yung views at kung ilan silang mga nagbigay. Pati
ang earnings makikita rin sa homepage, i-check nyo lang doon. And ito nga pala, pwede lang natin ma-apply sa mismong PaySho page. So kung kayo on trip nyo, mag-generate lang ng link isa-isa, tapos isend lang sa customer, then hindi siya applicable. Pwede lang po ito doon sa mismong PaySho page natin na ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano nga ba ginagawa yon. So compilation po ito ng mga products na pinopromote natin, and then iisang click na lang yon, isang link na lang para doon na lang makita ng mga customer natin kung ano nga ba yung mga pinopromote natin products. So balik tayo sa main topic natin kung paano nga ba kumita sa Ecomobi via affiliate link on Shopee and Lazada. Punta muna kayo sa homepage, and then after that i-click nyo lang yung affiliate, tapos sa ibaba may makikita kayong generate link. Pagkatapos noon, punta lang tayo kay Shopee, mamimili lang tayo ng items na available or yung gusto nyong i-promote, and then i-copy nyo lang yung link na yon. Pagka-copy nyo ng link, balik tayo ulit dun sa Ecomobi. Pagkatapos nun, i-paste natin yung link dun, and then generate link. After we generated the link, makikita natin na napalitan na siya ng affiliate link. I-copy lang natin yon, and then punta lang tayo sa social media account natin. Tapos mag-post lang tayo dun about that product. Pwede natin i-describe, and then i-paste natin yung link na kinopy natin kanina. I-post lang natin yan, and then maghihintay lang tayo na may mag-click nung product natin or may bumili at magre-reflect na agad dun sa mismong Ecomobi after one day. And may mga do's and don'ts pala sa pag-promote ng affiliate link. Bawal ang same wifi, bawal ang same phone, at lalo nang bawal ang personal order. And gusto ko lang din idagdag na di porket may nag-order na sa inyo ng products ay yun na mismo yung total nyo na earnings. Kasi possible na may rejections from Shopee, Lazada, and Ecomobi depende kung pinadala ni seller yung item, ni-reject ni buyer yung parcel niya, o kaya naman ay sinoli niya. Makikita nyo naman sa reports kung ano yung mga rejections sa inyo or meron bang pending at saka mga na-approve, which is andun sa homepage din natin. Balikan ko lang yung isang campaign ni Ecomobi na digital product wherein pwede tayo magbenta ng e-books or pwede tayo online counseling sa kanila kapag tayo ay isang professional, like kung kayo affiliate marketing coach kayo or whatsoever, pwede kayo mag-offer sa kanila dyan, and meron dyan price kayong ilalagay, tapos pwede rin kayo maglagay dyan kung free ba yung binibigay nyo sa kanila. Napakaraming choices kay Ecomobi ngayon at napakaganda talaga ng new update nila, kaya kung ako sa inyo, sumali na rin kayo sa different campaigns, kaya more chances na tayo na kikita ng malaki, diba? It's best kung kayo mismo yung titingin nito para mas makita nyo kung ano nga ba yung features niya, tapos pwede pa kayo mag-customize dito. Yung virtual gift naman, ito yung bibili silang sticker para ipadala sa inyo. So, para rin siyang sa TikTok, kapag nagla-live, meron nagpapadala ng mga stickers doon, or katulad din naman sa YouTube na super thanks. Again, itong campaigns na to, makikita lang sa PaySho page, dun lang siya pwedeng ilagay, dun lang pwedeng magbigay sa inyo ng stickers ang customers. Sa donation, ganun din, mapupunta rin siya sa PaySho page, pwede nilang i-click yan, tapos pwede silang magpadala ng pera sa inyo. Sa truth or dare, ito naman yung may pa-challenge. Nasa sa inyo kung i-accept nyo yung challenge na yun or i-reject nyo. Gagawa kayo ng video afterwards para naman dun sa customer nyo. May video shoutout din para dun sa mga nag-a-artist dyan, Eme. 1K ang bayad dun, tapos may brand gift naman na may ibibigay sa inyo si seller na vouchers. At ngayon, mag-proceed na tayo sa pinakahuli, which is yung PaySho page, at ito talaga yung nahihirapan yung iba dahil nakakalito naman talaga yung bagong update ng PaySho page, as you can see. And dilagay ko na rin pala yung other campaigns dyan, such as yung donation, yung brand gift, yung virtual gift, kasi baka may magregalo dyan, alam nyo na, i-check nyo na, crushkaleo.paysho.echo. Makikita nyo dito, nasa settings ako ng PaySho page, para ipakita ko sa inyo na pwedeng i-customize yung colors, and kayo nang bahala kung ano nga ba yung gusto nyong size ng font and whatsoever. And para hindi naman kayo mahirapan, i-click nyo lang yung template na nasa baba, and then may makikita kayong different themes like pang Chinese New Year or mga simple lang. So ayun na nga, paano nga ba kumita dito sa mismong PaySho page ng Ecomobi? Ang gagawin lang natin, may makikita kayo dyan na add product, i-click nyo lang yun, and then after ay pwede na kayo mag-copy and paste ng link from Shopee or Lazada. Pagka-paste nyo, makikita nyo dyan may brand name or product name, tapos may image din, and then pwede kayo maglagay kung hot nga ba, sale or favorite. Actually, yung labels na yan, ang lakas makahatak ng customer. Check nyo rin pala yung use Ecomobi PaySho tracking link para naman mapunta sa inyo yung commission. Regarding sa pag-set ng category, kayo na mismo yung gagawa kung ano nga bang pangalan ng group. And voila, ayun na nga, makikita nyo na dyan na pwede na siyang i-click. Tapos, makikita nyo rin dyan na napakarami kong products na naka-add, pati na rin yung other campaigns na sinabi ko sa inyo kanina, para more choices naman si customer kapag i-click-click niya yung link ko.
Pwede nyo rin tanggalin yan or ilagay, depende sa inyo. Pwede sa pinakataas siya ng page nyo, pwede naman sa pinakababa. Yun sa akin kasi nasa pinakababa itong brand gift. And kapag klinik yan ni customer, magkakaroon siya ng 5% cashback. Publish nyo lang yan. After that, makikita nyo yung link nyo dyan, i-copy nyo. Then pwede kayong pumunta sa TikTok, ilagay nyo dun sa bio nyo yung link. Pwede naman kayong pumunta sa Facebook, ilagay nyo rin sa bio nyo. Pwede rin sa Instagram, ganun yung gawin nyo lang. Napaka-easy lang nito para mas malaki yung chance na malaman ng customers na meron kayong mga products na pinopromote. Ganito yung itsura kapag nasa TikTok, and kapag i-click naman ni customer yung link, ito yung makikita niya. And regarding naman sa commission natin, paano ba natin mawi-withdraw yan? Punta lang kayo sa homepage, then sa available balance, makikita nyo kung may pumasok na ba na earnings sa inyo. Yung validation period pala is nakadepende kay Shopee, so mostly 3 to 5 months po yung validation period, lalo na mapapabilis ng advance payment kapag call tayo. Minimum na pwede natin i-withdraw ay 2,500 pesos. Every month, may pumapasok sa akin na commission at ilang beses na rin ako nakapag-withdraw, kaya sa mga gusto mag-try na itong Ecomobi, go na! If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days, I don't worry about much. I think we should have some more fun.